Bago tayo magsimula, shoutout muna para sa ating kaninuno member na nag-renew ng kanyang badge bilang Lakan member. Shoutout para kay Dio Boyo. Maraming salamat kaninuno. Para naman sa mga gustong magpa-member, click nyo lang po yung join button sa tabi ng subscribe. Meron pong tatlong choices dyan. Lakan, Dato at Raha. Pakitignan na lang mga kaninuno kung anong difference ng tatlo. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito mismo sa kaibigan ng lola ko. Nangyari ito taong 2001. Ilang taon na ang nakalipas nang maghiwalay ang nanay at tatay ko. Sariwang-sariwa pa sa akin ang lahat ng alaala bago sila maghiwalay. Ilang buwan na puro away ang nangyari sa kanila. Hindi naman ito dahil sa pangbababae o panglalalaki. Sadyang hindi lang talaga sila magkasundo sa mga nangyayari sa buhay namin. Nag-iisang anak lang ako. Sumama ako sa nanay ko matapos ng mga pangyayari. Hindi pa ako galit sa tatay ko ng mga panahong yon. Pero, magmula kasi nung araw na naghiwalay sila, hindi na rin siya nagpakita sa akin. Kahit isang bisita, wala. Sobra akong nalungkot sa mga pangyayari sa buhay namin. Tanging ang alaga kong si Itim, ang palagi kong nakakasama ng mga oras na ito. Yung nanay ko kasi, busy sa trabaho niya. Sa tuwing natutulog ako, palagi kong kasama si Itim sa aking kwarto. Naaalala ko pa nga, ang paborito kong ginagawa ng aso ko. Sa tuwing natutulog, dinidilaan niya yung kamay ko para magising. Ibig sabihin kasi nun, naiihi siya o di kaya naman natatae. Hanggang sa lumipas pa ang mga panahon, etong kasalukuyan, nagkaroon ng bagong asawa ang nanay ko. Napagpasyahan din namin na lumipat na ng bahay. Maganda ang pinaglipatan namin. Bungalow style lang ito at merong dalawang kwarto. Yung isa doon, ginamit ng stepdad ko bilang kanyang opisina. Gawa ng sa bahay lang kasi siya nagtatrabaho. Habang ako naman, sa sala na lang natutulog. Maluwag naman doon at presko. Mahilig din kasi akong manood ng telebisyon, kaya mas pabor sa akin ang lugar na iyon. Ang tanging kakaiba lang sa bahay na ito ay yung painting na naiwan nung dating nakatira sa bahay. Ibang-iba kasi yung itsura nun. Meron ding mga tinta na hindi akma sa buong imahe. At kung tititigan mo ito, para bang merong kakaiba sa bagay na yon. Sa unang linggo ng pagtira namin doon, nakaranas na ako ng kababalaghan. Miyerkules ng gabi, tulog na ang nanay at stepdad ko. Habang nanonood ng paborito kong programa, nakarinig ako ng ingay sa may kusina namin. Hindi ko naman pinansin. Ang akala ko kasi, bubwit lang. Pero, ayan na naman. Isang kalabog na naman ang narinig ko. Na para bang merong nag-aayos ng pinggan doon sa kusina. Malabong ang nanay ko o ang stepdad ko yon.
Kapag lalabas kasi sila ng kwarto, makikita kong bubukas ang pintuan nila. Ako na lang ang naiwang gising ng mga oras na ito. Sunod-sunod na kalabog ang narinig ko sa kusina. Kaya minabuti ko nang silipin yon. Ang akala ko kasi, baka merong tao ang nakapasok sa bahay namin. Pagkarating ko doon, wala naman. Nung binuksan ko yung ilaw, maayos ang lahat ng gamit sa kusina. Sumakto naman, pagkaharap ko sa sala, merong isang itim na anino ang nakaupo sa higaan ko. Mabilis itong tumakbo papalayo at pumasok doon sa may painting. Nakailang ulit ako ng kusot ng mata. Baka kasi namamalik mata lang. Ilang oras na rin kasi akong nanonood ng telebisyon. Kinabukasan naman ng araw na yon, sinubukan kong sabihin sa stepdad ko yung mga narinig at nakita ko. Ayon naman sa kanya, epekto lang daw yon ng madalas kong panonood ng horror movies. Huwag ko na lang daw masyadong pansinin. Naniwala naman ako sa kanya kasi mahilig talaga akong manood ng mga nakakatakot. Lumipas pa ang maraming mga araw. Doon mismo sa sala namin, merong napakalansang amoy. Sabayan pa ng madalas na bigla ang pagpapakita ng anino sa gilid ng mata ko. O di kaya naman, kapag nanonood ako ng telebisyon, bigla na lang merong sumusulpot doon. Nakasanayan ko na yung mga bagay na yon, pero sa bawat paglipas ng mga araw, yung mabahong amoy sa sala namin, palakas din ng palakas. Para bang nabubulok na laman loob. Dahil dito, sinubukan namin ayusin ang lahat ng gamit sa sala. Baka kasi meron lang namatay na daga at nabubulok na yung laman nun. Inilipat namin yung pwesto ng TV, sofa, carpet at mesa. Pero wala talaga. Ilang oras din ang tinagal ng pag-aayos namin. Pero wala eh. Hindi pa rin namin makita kung saan nang gagaling yung amoy. Hanggang sa maya-maya pa, napansin ko na lang yung direksyon pala ng pinagmumula ng amoy doon mismo sa painting na naiwan nung dating nakatira sa bahay. Natakot kami kasi ang naisip kaagad ng mga magulang ko, hindi mismo doon sa painting. Baka daw merong patay na tao o hayop doon sa loob ng semento kung saan nakasabit yung larawan. Kaya kinabukasan ng araw na yon, tumawag kami ng eksperto para tignan yung semento ng bahay namin. Pero ang sabi lang nila, wala naman daw. Solid yung semento ng bahay. Kaya imposibleng makapaglagay ng kahit ano sa loob nun. Hanggang sa sumapit ang isang araw, wala ang mga magulang ko. Meron daw silang pupuntahang okasyon. Ako lang mag-isa ang maiiwan sa bahay namin. Pagkabukas na pagkabukas ko ng TV, bigla na lang nalaglag yung unan doon sa sofa. Ako naman, dahil napakahilig ko sa mga nakakatakot na palabas, sobra akong kinabahan nang makita ko yon. Pero minabuti kong hindi na lang pansinin at magpatuloy na lang sa panonood. Ilang minuto pa ang lumipas. Kukuha dapat ako ng makakain sa may kusina.
Pero bago ko pa man mabuksan yung ilaw doon, isang kalabog ang narinig ko. Kasabay noon, malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Yung hangin na yon, parang pumasok sa katawan ko. Nagtaasan ang balahibo ko ng oras na ito. Sa bandang likuran ko naman, doon sa may sala, hindi man ako nakatingin, alam kong merong nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung titingin ba ako doon o didiretso na lang sa madilim na sala. Mas tumindi yung lamig na naramdaman ko. Umabot pa sa punto na nakakaramdam ako ng paghawak sa aking batok. Dahil sa takot, bigla akong lumingon sa sala at sumigaw ng malakas. Wala naman akong nakita doon, kundi yung una na nalaglag na naman sa lupa. Dahan-dahan akong naglakad papalapit doon. Kinuha yung unan, umupo sa sofa, at nagpatuloy sa panonood ng telebisyon. Hindi ko na malayan nakatulog na pala ako. Paulit-ulit kong nakikita yung painting sa bahay namin. Nakakarinig din ako ng boses. Pinapaalis kami sa bahay na yon. Lumalapit yung painting sa akin. Sobrang weirdo talaga ng mga tinta na hindi umaakma doon sa buong imahe. Nakatalukbong ako ng unan ng mga oras na ito. Nagising ako kasi yung alaga kong si Itim, paulit-ulit na namang dinidilaan yung kamay ko. Hindi ko naman kaagad sinilip. Hinayaan ko lang siyang dilaan yung kamay ko. Natutuwa ako kasi mahal ko talaga yung aso na yon. Nung tumigil naman siya, dito na din tumigil yung mundo ko. Napalunok ng malalim at halos manginig yung buong katawan ko. Kasi yung aso kong si Itim, bago kami lumipat ng bahay, namatay na rin siya. Wala na akong alagang aso. Ang problema nga lang, ramdam na ramdam ko yung pagdila sa kamay ko. Pabilis ng pabilis yung aking paghinga kasi anong klaseng nilalang yung gagawa nun? Ako lang mag-isa ang nasa bahay namin. Hanggang sa naamoy ko na naman yung nabubulok na laman. Yung malansang amoy sa sala namin. Kasunod nun, malamig na kamay ang humawak sa braso ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humingi ng tulong pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Hindi ko na din maigalaw yung buong katawan ko. Ramdam na ramdam ko din na merong humihinga sa gilid ng tenga ko. Bigla itong bumulong ng "Umalis na kayo. Hindi kayo kailangan dito. Umalis na kayo sa bahay na ito." Mabuti na lang, nakarinig ako ng malalakas na katok sa pintuan. Nakapiglas ako ng mga oras na ito. Kaagad akong tumakbo doon at binuksan yung pinto. Naroon na yung mga magulang ko. Ikwinento ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Sa takot at seryoso ng mukha ko, dito na sila naniwala sa akin. Kinabukasan ng araw na yon, nagpatawag kami ng eksperto sa simbahan para ipabless yung buong bahay. Kaso nga lang, wala namang nabago matapos nun.
mas lalo pang naging malala yung nangyari sa bahay namin. Maging yung mga magulang ko, nakakarinig na rin ng pagkalabog sa kwarto nila at nakakakita ng itim na anino. Nagpa siya na kaming magpakonsulta sa isang albularyo. Biyernes ng 6:00 ng gabi, pumunta yung albularyo sa bahay namin. Meron siyang sinindihang kulay puting kahoy. Ang kailangan lang daw naming gawin, sundan siya habang nililibot yung bahay. Habang naglalakad naman kami, nagbabanggit siya ng mga salita na hindi ko maintindihan. Nagsimula kami sa labas ng bahay papasok sa loob. Una naming pinuntahan ang kwarto ng mga magulang ko. Sumunod ang opisina hanggang papuntang kusina. Nang makarating naman kami doon, pansin kong nag-iba ng aura yung albularyo. Huminga ito ng malalim at nag-iba din yung mga binabanggit niyang salita. Nang makarating naman kami sa sala, sa harapan mismo nung painting, naging kulay itim yung usok ng hawak niya. Pinaupo niya muna kami sa may sofa at tahimik niyang pinagbasdan yung painting doon. Matapos naman ng ilang minuto, kinausap na kami nung albularyo. Dito namin napag-alaman na yung pwesto pala na yon at yung painting na nakalagay, doon namatay yung dating nakatira sa bahay habang hawak-hawak niya yung painting. Kaya naman matindi ang koneksyon niya sa bagay na yon. Halos buhusan kami ng malamig na tubig sa mga narinig namin. Kaagad tinawagan ng stepdad ko yung may-ari. Doon namin nakumpirma na totoo nga ang sinabi nung albularyo. Humingi siya ng patawad sa amin at nangakong ibabalik na lang yung kalahati ng nabayad sa upa. Magmula din ang araw na yon, umalis na kami doon at lumipat ng bahay. Nagkaroon na rin ng bagong anak yung mga magulang ko. Pero hindi pa rin maalis sa puso't isipan ko yung mga nangyari sa akin. Anong klaseng elemento yung kayang dumila ng kamay? Ano kayang nangyari kung sakaling hindi dumating ng bahay yung mga magulang ko? At yung mga sobrang tinta, ngayon ko lang din naiisip na kaya hindi umaakma yung itsura nun. Baka nagmula yon sa dugo ng may-ari ng painting. Points na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Una, para sa akin yung pag-iwan ng tatay sa kanya. Sana man lang nagkaroon ng mabuting pagpapaalam or kahit pagbisita. Kasi sobrang laki ng epekto nun para sa ating kaninuno. Para sa akin lang, bago tayo pumasok sa isang seryosong relasyon, magandang makita muna natin kung handa na ba tayo sa papasukin natin, para hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Sunod na pwede nating matutunan, para kasi sa akin, ang hirap kayang manirahan sa bahay na merong mabahong amoy. Tapos umabot pa sa punto na naglinis naman sila ng bahay, pero hindi naman nawala yung amoy. Dapat ang una nilang tinanong yung may-ari. Kasi doon sila umuupa eh. Baka siguro kung nasabi ka agad sa may-ari, umamin na siya kaagad doon sa lihim na ginawa niya. Hindi na umabot sa punto na kung ano-ano pang kababalaghan yung naranasan ng ating kaninuno. Isa pang nakita ko, yung kumonsulta sa eksperto sa simbahan. Mataas na uri kasi ng multo yung nakainkwentro nila.
Kita naman sa sinabi ng manggagamot. Meron siyang huling bagay na nahawakan bago siya mamatay. Kaya nagsisilbing koneksyon yon dito sa mundo ng mga buhay. Sana lang kaninuno, tinapo na lang yung painting. O di kaya naman ibinigay na lang sa eksperto sa mundo ng espiritual. Yun kasi yung koneksyon niya eh. Hanggat hindi nabibless yun, meron pa rin siyang koneksyon sa mundo natin. Curious lang ako kaninuno, anong ginawa sa painting na yon? Kasi kung naroon pa rin yun, sigurado ako na yung susunod na titira sa bahay na yon, guguluhin at guguluhin pa rin ng multo. Kaya sana, tinanggal na yon doon o binigay na lang doon sa manggagamot. Yan lamang mga kaninuno, naway meron kayong natutunan sa ating istorya. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, simpleng like lang mga kaninuno. Malaking tulong yan para sa channel natin. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.